Hello everyone, I am Olive. I am the owner and designer of Olive the Handmade. At nandito ako to share with you yung mga naging suppliers ko on our wedding last March 2020. So first is our hair and makeup. That's Palawan Bridal Boutique and Makeup. So Palawan Bridal Boutique and Makeup is formerly known as Mitch Bridal Boutique. Ayun. So now they're Palawan Bridal Boutique and Makeup. So I've chosen them kasi actually magkapatid sila nung photographer and videographer. So si Ate Mitch at saka si Kuya Gids. So for the Mitch Bridal Boutique, actually before pa sinabihan niya agad ako. Yun yung gusto ko pag kumukha tayo ng suppliers, yung hindi lang yung on the day, katulad nun yung hair and makeup artist, actually on the day lang naman sila. Pero kay Ate Mitch kasi, she advised me on a lot of things. So actually, kukuha dapat kami sa kanila ng sa kanya ng mga dress, kaso ka lang like I mentioned doon sa DIY nung kasi 'di ba I DIY'd my dress. So like I mentioned there, wala talagang magkasya sa akin. Kahit saan akong bridal boutique pumunta, walang kasya sa akin kasi sobrang maliit pa ako sa pitit. Tapos, kung magpapatahi naman kami, iniisip din namin kasi sobrang gipit na sa oras. Kasi nga, we decided to get married parang 4 months lang yung preparation namin before the wedding. Actually, kulang-kulang pa ng 4 months. So, instead, ang nakuha ko kay Ate Mitch is the bridal robe. So, I will show you photos as well. Yung texture niya sa photo, sobrang flowy. Tapos, very soft, very feminine. Ang ganda. So, wala naman akong particular na gusto when it comes to bridal robe. Pero, nagustuhan ko lang yung look niya na very feminine, very soft, very gentle yung itsura nung bridal robe. So, I got that from her. Also, isa sa mga nagustuhan ko kay Ate Mitch is yung hindi lang siya yung on the day na kailangan mo siya. Tapos, dun lang siya mag-exist. Ganun. So, she also reminded me of some stuff na baka nakalimutan ko and everything. Also, preparation for my skin. So, isa sa mga bili niya sa akin is to use yung facial mask before kami mag-makeup. So, this one. Ito. So, naggumamit ako nito parang bamboo yata yung ginagamit. Hindi ko sure. Pero, this is from the face shop. Ayun, the face shop. Kasi, before our wedding, nagkaroon di ba ng sale na parang buy 5, get 5. Ayun. So, nag-hoard ako ng face mask. So, I use it anyway. So, I use it parang once or twice a week. Before the wedding lang. Kasi, kailangan natin i-prepare yung skin natin. So, exactly before the wedding, ayun, nung morning when we prepared, ayun, nag-mask na ako nung morning. I used the bamboo one. Tapos, ayun, to prepare my skin. Also, we had our trial makeup. So, ito pala advice sa akin ni Ate Mitch. If kukunin nyo yung isang makeup artist, parang pwede nyong gawin is para to have the trial makeup, yung itatry niya yung makeup, and then para ma-adjust nyo yung mga gusto nyong i-adjust for your wedding. So, ayun nga, I mentioned na gusto ko yung makeup ko is very soft lang, tapos konting blush lang, konting contour. So, yun naman yung nangyari on our wedding day, which I like very much. So, originally, ang plan ko is to do my makeup ng sarili ko lang, pero she mentioned na I still need help, which is true talaga kasi nung araw na ng wedding namin, actually nung morning, pag gising ko, natataranta na ako. So, ang sa akin sana, ipe-prep ko sana yung skin ko, tapos ipe-prep ko na yung mga makeup. Pero nung umaga pa lang, parang dazed na ako. So, ayun, so she did my full makeup. Ako lang yung nag-choose ng mga colors na gagamitin. So, but before that, yun nga, nag-trial makeup kami. She mentioned, actually, too late ko na rin naisip. So, actually, naisip ko lang yun kasi sinabi niya. So, sabi niya sa akin, it's okay daw if parang magkaroon kayo ng trial makeup. After your trial makeup pala, you can go directly to prenup. Yun nga lang, syempre,
she will not be there for the retouch kasi trial makeup lang naman. So sa studio niya doon magte-trial makeup and then pwede ka nang dumiretso sa prenup niyo. So for our prenup kasi ayan, simple lang naman yung prenup namin. Hindi kami talaga pumunta sa labas. We didn't go out. So parang okay sana, kaso lang parang late na ako nagpa-trial makeup sa kanya. Pero ito ha, for our brides, it's okay na kunin natin lahat ng chance na makukuha natin, 'di ba, when we meet our suppliers. Pero never yung gagawin yung kasi, so kasi nabanggit ni Ate Mitch, parang if you would yung magpapa-trial makeup ka sa makeup artist mo, tapos after ng trial makeup, hindi naman pala siya yung kukunin nyo. So yun yung pangit, wag na wag natin yung gagawin kasi imagine they used the makeup already, tapos they used their skills, tapos hindi mo naman pala sila kukunin. So kung kailangan mo ng sample, tumingin ka muna ng photos ng mga gawa nila, hindi yung magpapa-trial makeup ka tapos hindi mo sila kukunin. So trial makeup kasi it's not like yung magsusukat ka ng damit sa mall, 'di ba, na after mo sukatin, pag di mo type, pwede mo ibalik. So sa makeup hindi ganoon kasi after ka makeupan, after gumamit ng skills sa iyo yung makeup artist mo, hindi mo naman basta-basta hubarin 'yun, ihuhugasan mo na 'yun, 'di ba? It will go down the drain. So nasayang lang yung skills, yung materials, yung makeup na ginamit sa iyo. So don't do that. What you can do is yun nga, to have the trial makeup, tapos you go straight to your prenup, pero sila pa rin yung kukunin mo on your wedding day. So wag na wag natin gawin yun. Wag tayong mapanlamang. So maraming bagay, 'di ba, as a bride na pwede nating i-maximize, pero wag na wag natin gawin yung magpapa-trial makeup lang tayo kasi yun lang yung makeup artist na nagpapa-trial makeup. Kasi may mga makeup artist na hindi pumapayag ng trial makeup. So wag naman natin samantalahin yung mga pumapayag. So ayun nga, like what I said, kung nakabook na kayo sa kanila, magpapa-trial makeup kayo, sila na yung kunin nyo, hindi yung trial makeup tapos biglang maglalaho tayo ng parang bula. Huwag tayong ganun. Ayun, so for our prenup, ayun, kami lang naman, ako lang din yung nag-makeup sa sarili ko, which I regret a bit kasi haggard na ako noon. Tapos hindi ako nakapag-ayos masyado, pero it's okay naman, dahil magaling rin yung photography team. Nahila naman yung pag-makeup ko sa sarili ko. Pero when I check nga the photos, ayun, may mga details yung makeup ko na hindi ko nagustuhan, which is kasalanan ko, hindi yun kasalanan ng photographer. Ayun nga, so I had a trial makeup with her. Maayos siyang kausap. Isa yun sa mga reviews sa kanila magkapatid na nababanggit sa akin ng ibang suppliers. Kasi nga, since supplier din ako, marami rin ako nakakausap ng mga suppliers dito. Yung Mitch Bridal Boutique at saka Gideon's Photography talaga, ang sabi sa akin, tao talaga sila kausap. So, tumutupad sila sa pinag-usapan. Tapos, if magkakaroon ng mga problema or something, madali mo silang makontakt. Hindi ka nila yung, hindi katulad ng ibang supplier na pag may mga problema, biglang naglalaho. Ayan, di ba yung mga parang scam, nakakatakot. So sila, ayun, may nagsabi talaga sa akin na tao talaga sila kausap. Also yung friend ko nga, dun din kumuha ng bridal gowns kay Ate Mitch. So si Ate Mitch also, I trust her kasi marami na siyang trainings na napuntahan. Tapos if you want before your wedding na i-prep yung kilay nyo, and ayan, may services din siyang ganun. So you can avail those packages as well. Tapos ayun nga, hair and makeup. I can't remember kung magkano yung binayad namin sa kanya. Hindi ko na talaga maalala kasi chine-check ko yung mga ano kanina, papers. Parang hindi ko yata na i-jot down. If not, you can contact her sa Facebook page nila. So I will also include photos nung makeup namin nung wedding namin. So she also did the makeup for my mom, tapos sa mom ng husband ko, and for my husband as well. Kasi ayun, there's also a makeup for the groom. Diba? Dapat kailangan naka powder sila, tapos may konting tint lang sa lips. Ayun. So para mukha, kasi pangit naman yung naka full makeup tayo, tapos yung groom natin magmumukhang maputla siya sa mga photos, or magmumukhang madilim yung mga faces nila. So kailangan din nila ng makeup. So kasama yun sa mga packages niya. And shop niya that you can visit to check out her gowns. Ayun, her gowns are so beautiful as well. Yun nga lang,
hindi talaga kumasya sa akin. Wala talagang kakasya sa akin. Nakita ko pa lang yung mga gowns, alam ko wala nang kakasya sa akin. Kasi, actually, when I go to malls, kahit yung mga extra small na sizes ng mga damit sa malls, hindi kasya sa akin yun. Ganun ako kaliit. So, ayun. And she did my hair. Yun nga, yung pag-curl niya ng hair ko, nag-hold ng matagal. Hindi siya naglalaglag. So, hindi siya naglalaglag, pero hindi siya yung matigas. Yun din yung gusto ko, kasi she also did my hair. So, I also like na sa pag-makeup niya, na hindi siya gumagamit ng super heavy na contour. Kasi, yun yung iniiwasan ko, yung heavy na contour. Kasi, if mapapansin niyo, yung face ko dito, banda, medyo mataba siya. Pero, actually, napapansin ko kasi every time na i-contour ako, masyado akong payat tingnan. Kasi payat yung katawan ko. Tapos, pag pinapayat pa yung mukha ko, sobrang payat ko na. So, kasi I'd rather have yung medyo mataba na face kaysa yung sobrang papapayatin yung face. So, I like the makeup fresh lang. Ayun. So, the makeup also lasted din hanggang matapos yung event namin. So, lalong-lalo na oily face ako. Yun din. Ayun, so, easy to talk to, affordable rates, tapos mga tao sila kausap. Ayun, so, tumutupad sila sa usapan. Highly recommended. So, thank you for watching. If you want to hear more or if you want to know more about our suppliers, and please subscribe to our channel and like this video so we can create more and show you our suppliers. Share with you kasi alam natin kung gaano kahirap maging first-timer na bride. Also, if you're getting married soon, you might want to check out our products, our hair jewelry. Sa mga hindi nakakaalam, I am also a hair jewelry designer. And you can check out our shop. You can check out our Facebook page. We also have our Instagram. That's Olive D Handmade. Or in Facebook, we are by Olive D Handmade. So, hanapin nyo lang yon, and you will see our products. And kung mahilig kayo sa hair jewelry, katulad nung dalawa na naka-display dyan sa taas. Ayan, makikita nyo yung sa may mannequin. So, if you want to see those, and if you want to check it out, you can visit our Facebook page. Also, this January, we will launch new designs. Yon. So, abangan nyo yon. If you are a bride, if you are a hairstylist, abangan nyo yon, because we will launch new designs, new colors. If you want to know more about that, please subscribe to our channel, like our videos, and click the notification bell kasi mai-inform kayo or makikita nyo yung mga new uploads namin, lalong-lalo na we will upload soon also our new product lines. Ayun. So, thank you very much for watching. Have a good day and happy preps!